Gumagalaw siya, gumagalaw siya, guys. First stop natin, guys, ay dito sa Crocodile Park. At ang kailangan ay required ng keys para makapasok sa crocodile. Thank you po. Ayan, so kung makikita natin, marami na ang ano. Ayan na yan. Sir. Sunod po kayo sa akin. Dito po tayo. Diretso na tayo. Sir, diretso na po tayo, Sir Arnold. So guys, welcome to Wildlife, Palawan Wildlife Rescue Conservation Center. Tara po, diretso na po tayo. Pwede po kayo bumalik mamaya after po na. Papaisa ko muna sa maganda ko tayo sa Walang Molina sa Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. So ito po ay daming kilala sa tawag ng Crocodile Farming Institute or CFI. Ako po si Sayang, so ako po ang tour guide for this tour. Kasamahan po kayo mula dito, hashtag house again sa kulungan ng malalaking crocodiles. But everyone, before po tayo mag-proceed sa mga live crocodiles, if you want to give you some information about po sa skeleton po na to, at ito po yung kanyang tunay na balat. So round 1, so ito po ay si Rio, isa po ito siyang lalaking saltwater crocodile na nahuli sa Yutuba River Batarasa, southern part po ng Palawan. Tinadya po siyang ulihin, siya po ay umatak din ng isang mangingisda at nakatunayan po yan ang minahin niya yung malang binti ng tao. And then after 5 months na pagkakahuli kay Rio, siya po ay namatay dahil po sa internal bleeding at sa sobrang stress. So 60 years old po siya nung namatay, sino po yung kanyang bala. Wala na po itong commercial value or wala na po itong halaga. Dahil yung mga pinaprocess para gawin mong bags, shoes, and wallets, yun po yung balat ng crocodile na nasa 3 to 5 years old lang. Ito po kasi balat na Rio, masyado na po matigas na Rio para i-process pa na machine. So pang-display na lang po ito. Before naman po itong si Rio, siya po yung may hawak ng leopard na pinakamalaking crocodile na hinuli sa wild. So ngayon po ay si Lolo na. Kumalala niyo po si Lolo. Siya po ay may sukat na 20.3 feet or around 6 meters. Itong si Rio, nasa 17.6 or around 5 meters. So mas mahaba po ng isang tempo po si Lolo kumpara po dito kay Rio. Wala po man si Lolo, hindi po siya nahuli dito sa Palawan at never din po siya tinala po dito. Lolo is from Agusan Marsh sa Mindanao and last February 2013, namatay din po si Lolo ng dahil din po sa stress. So si Lolo po ngayon ay nakalimbay na sa National Museum sa Manila. Ayan, so doon po siya tinala ng dahil po siya sa Palawan. Okay, so we might start our next station will be the hatching house. Pero bago po tayo mag-proceed, paalala po sa lahat. Inside po ng hatching house, please hands off. Huwag po ninyong ilalagay yung mga kamay gamit sa loob po ng tangke ng small crocodiles. Kasi kahit bata pa po sila, kaya na po nilang tumalo at mga gata at makaputol po ng namire. And you have a camera cell tools, you can take pictures anywhere but inside the hatching house, everyone, for the safety of young crocodiles, paki-turn off lang po yung flash. And lastly, pag nasa ulungan lang po tayo ng malalaking crocodiles, may kasing laki po doon si Rio at buhay na buhay pa. Pakiingatan, magamit na huwag mahulog sa loob. Dahil once na nahulog po yan, for example, cellphone po ninyo, hindi ko po kayo makipagdigmaan sa mga big crocodiles, makuha lang po yan. Okay? Kung may questions sa mga crocodiles, tanong po kayo sa akin ng Barangay Lafayette. So for now, everyone, proceed po tayo sa mga live crocodiles. Thank you.
anyone, please paki-turn off na po yung flash ng yung cameras and cell phones. Okay, so pasok na po kayo sa loob and then you can take pictures na. Enjoy! Hindi na uso yan, 3 weeks lang na, sinagot na agad. Tingin lang nga sa mata. Lapang agad. Kayang maghanap ng sarili po nilang pagkain. So for safety po ng mga ibon po na to, stay na po sila dito sa captivity. Okay, so everyone, so before po tayo umakyat, sa paalala po yung mga gamit, pakihawakan po ng mabuti, especially your cell phones po na huwag mahulog sa baba. Okay? Okay po tayo. And everyone, please watch your step.
sobrang lalaki. Tulad nito sa sweat blood, hindi sila pinapawisan kaya nakaano. Here ay yung pinakamalaki na to, si Makmak. Ang pangalan niya ay Makmak kasi siya ay nanguli sa barangay Makaraskas. Kaya pinapangalan siya sometimes kung saan sila nahuli, pangalan sa tao or tribute kay Lolong. Si Lolong po is the one who created the traps para mahuli yung buhaya. Yes po. Okay, go. Hello. I want to... hindi ko naisip ano. Naka-portrait ka... ay, naka-landscape kasi ako kanina eh. Portrait. Okay, 1, 2, 3. Yan, isa pa. Tapos pwede rin kayo mag-groupie mamaya, ma'am. Dito, ma'am. Dito kasi malapit, ma'am. Para mas maganda. Mas malapit, ma'am. Sabi nga ni, ano, ma'am, gano'ng ka-close daw? Mamaya pa po. Baka tumain. Sige, ma'am. Dito ka, ma'am. Sa gitna banda. Para makuha mo yan. Gumagalaw siya, guys. So, ayan, guys, we just finished the tour here at the Palawan Wildlife Rescue Conservation Center. At nagpapapicture yung ating mga guests. Ayan, so, Crocodile Farm, guys. If you have not yet subscribed to the channel, please subscribe to my channel, Motorcycle.